Sa umagang ito, ang paksa na aking dadalhin ay ang mga bagay na nagpapalakas sa ating panalangin. Things that empower or reinforce our prayer. First of all, prayer itself is powerful. Ang panalangin ay mabisa at makapangyarihan. Subalit, may mga gawang kalakip upang ang panalangin na makapangyarihan ay maging lalong epektibo. Ano ang mga bagay na nagpapalakas sa panalangin? Una po, kapag ang isang nananalangin ay mayroong pagsisising puso, at hindi lang siya mayroong pagsisising puso, kundi handa rin naman siyang magpatawad. Ang halimbawa pong makikita natin ay ang nasa aklat ng Santiago sa Kapitulo 5, talatang 16 ay ganito po ang ating mababasa. Mangagpahayagan nga kayo sa isa't isa ng inyong mga kasalanan at ipanalangin ng isa't isa ang iba upang kayo'y magsigaling. Malaki ang nagagawa ng maningas na panalangin ng taong matuwid. Kung inyo pong mapapansin, dito po'y may binabanggit na malaki ang nagagawa ng maningas na panalangin. Fervent prayer. Subalit, sino itong nanalangin ng maningas? Yung taong matuwid. Kaya sa unang paragraph, ang ginamit pong salita ay mangagpahayagan nga kayo. Sa English version po niyan ay your sins to each other and pray for each other so that you may be healed. The prayer of a righteous person is powerful and effective. Kaya katunayan, yung pong tao na merong conscious ng kasalanan sa kanyang buhay ay hindi makapapanalangin ng maningas. There could be no praying in the spirit. There could be no fervent prayer pagka ang isang tao ay merong consciousness ng kasalanan. That is why the Bible teaches us that before we pray, we repent to our sins. Not only repent, we forgive. Handa tayong magpatawad. Hindi lang tayo may pagsisisi, kundi handa rin naman po tayong magpatawad. Halimbawa po ang turo ng Panginoon sa tinatawag po na the Lord's Prayer in the book of Matthew chapter 6 verse 12. And forgive us our debts as we also have forgiven our debtors. Sa panalangin, yung nananalangin ay kailangan meron po siyang malinis na puso. Sa salita po ni Apostol Pablo sa aklat ng unang Timoteo, sa kapitulo 2, ang talata ay sa talatang 8. Ganito po ang sabi, ibig ko ngang ang mga tao'y magsipanalangin sa bawat dako na iunat ang mga kamay na banal na walang galit at pakikipagtalo. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Dito po, sa mga pahayag na ito ni Apostol Pablo, maliwanag na ang nananalangin ay dapat humihingi ng tawad at nagpapatawad. Ang ginamit pong salita ni Apostol Pablo ay na walang galit at pakikipagtalo. Ibig pong sabihin, meron siyang malinis na puso. Ang isang may kaugnayan kasi sa Diyos, dapat ay wala siyang galit.
malinis ang kanyang puso. Hindi siya nananangan sa galit. Sa katunayan, sa lumang tipan, may requirements ang Diyos kung papaano siya tutugon sa panalangin. Sa ikalawang kronika, sa kabanatang pito, ang talatay 14, dito po natin makikita ang kondisyon ng Diyos sa kanyang pagtugon sa ating panalangin. Ganito po ang sabi, kung ang aking bayan na tinatawag sa pamamagitan ng aking pangalan ay magpakumbaba at dumalangin at hanapin ang aking mukha at talikuran ang kanilang masamang lakad, akin ngang didinggin sa langit at ipatatawad ko ang kanilang kasalanan at pagagalingin ko ang kanilang lupain. Ito po ang kondisyon ng pagtugon ng Panginoon sa ating mga panalangin. Ang sabi po ay, talikuran ang masasamang lakad. Sa English po, ang ginamit na salita ay ganito. If my people which are called by my name shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and I will forgive their sin and I will heal their land. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Kaya, ang isang nagpipray, meron po siyang pattern ng buhay na malinis, buhay na banal, buhay na hindi madaya, buhay na malayo sa kasalanan, at buhay na may paglilingkod sa Panginoon. Ito pong mga salitang ito na dapat pong iwasan ng isang nananalangin ay mababasa po natin sa 1 Peter chapter 2 verse 1. Ganito po ang sabi, kaya't sa paghihiwalay ng lahat na kasamaan at lahat ng pandaraya at pagpapaimbabaw at mga pananaghili at lahat ng mga panglalait. Ito pong mga katangiang ito, kung tawagin po yung mga general sin, yan po ang mga dapat iwasan ng isang nananalangin upang ikasabi ng Biblia, ang kanyang panalangin ay dinggin ng Panginoon. Tugunin siya ng Panginoon sa kanyang mga panalangin. Ito po ang kanyang mga iiwasan. Yung binasa po natin sa 1 Peter chapter 2, verse 1. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Kaya yung nagpipray pala upang siya'y tugunin ng Panginoon, meron siyang way of life na nakalulugod sa Panginoon. Meron siyang masigasig na paglilingkod. Kaya dapat pala maging masigasig tayo sa paglilingkod, sa pagganap ng kalooban ng Diyos. Dahil ang Diyos ay nalulugod sa mga naglilingkod. Ang utos nga po sa aklat ng Roma, sa kapitulo 12, talatang 11 hanggang sa talatang 12. Huwag mga tamad sa pagsusumikap, maningas sa Espiritu, mapaglingkod sa Panginoon. Kaya yung tao, yung isang nabubuhay na may masigasig na paglilingkod sa Panginoon, ang kanyang panalangin ay nagkakaroon ng kasiguruhan, katiyakan ng pagtugon ng Panginoon. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Kaya ang prayer na makapangyarihan, nilalakipan ng pagsisisi. May repentance. At hindi lang may pagsisisi, kundi yung nananalangin ay handa rin naman siyang magpatawad. Alam nyo po, may senaryo sa banal na kasulatan na binanggit ng Panginoon patungkol doon sa alipin na mababasa natin sa Matthew chapter 18 verse 21 to 35. Itong alipin ito ay
pinatawad ng napakalaking, ng pinatawad ng Panginoon sa kanyang napakalaking kasalanan. Subalit ang malungkot sa aliping ito, nung siya'y umuwi sa quarter ng mga alipin, nasa lubong niya ang kapwa niya alipin na may utang sa kanya, hindi makabayad. At nagmakaawa itong kapwa niya alipin na siya'y patawarin sapagkat wala siyang maibayad. Ang ginawa nitong alipin, binugbog yung aliping may utang sa kanya. Ito'y nalaman ng Panginoon. Nagalit ang Panginoon. Sabi ng Panginoon, pinatawad ka sa iyong napakalaking kasalanan. Hindi ka marunong magpatawad. Kaya sa galit ng Panginoon, ang aliping ito ay hinuli at ikinulong ng Panginoon. Ganyan po ang kalagayan ng hindi marunong magpatawad. Kaya yung nananalangin upang ang kanyang panalangin ay maging makapangyarihan, may pagsisisi siya, at hindi lang siya may pagsisisi, handa rin naman siyang magpatawad. Bukas ang kanyang palad sa pagpapatawad. Kaya tayo mga kapatid, dapat handa tayo. Kaya kapag tayo lalapit sa Panginoon, naalaman mo na mayroon kang kagalit. May galit sa puso mo, may hindi ka napapatawad, bago ka manalangin, tiyakin mo munang ikaw ay nakapagpatawad na sa iyong puso. Purihin ang pangalan ng Panginoon, kagaya ng binanggit ng Panginoon dito sa aliping, pinatawad ng malaki at hindi makapagpatawad, nagalit sa kanya ang Panginoon. Kaya ang isang nananalangin, may malinis na puso. Ano sabi? Ano sabi ni Pablo? Balikan natin sa 1 Timothy 2:8. Ganito po ang sabi, ibig ko ngang ang mga tao'y magsipanalangin sa bawat dako na iunat ang mga kamay na banal na walang galit at pakikipagtalo. Ito po ang ibig sabihin ng nakataas ang kamay. Ano ang sabi? Iunat ang mga kamay na banal. Kaya yung lumalapit pala sa Diyos, dapat may banal siyang pamumuhay. Walang matuwid, walang banal. Pero kailangan ngang pagsisihan natin ang ating mga kasalanan. Ano pa? Bukod sa siya'y nagsisisi, bukod sa meron siyang banal na kamay, ang sabi ni Pablo, banal na pamumuhay, ano ang kasunod? Na walang galit at pakikipagtalo. Ibig sabihin, handa siyang magpatawad. Wala siyang kontrobersiya sa kanino man. Walang argumento sa kanino man. At lalong-lalo na pagdating sa Diyos. Dapat pag-utos ng Diyos, wala tayong ibang sagot kundi opo, Panginoon. Dahil yung kumukontra sa Panginoon, hindi kinalulugdan ng Panginoon. Kaya yan ang una. Para maging makapangyarihan ang ating panalangin, lakipan ng pagsisisi at handang magpatawad. Pangalawa, ay ang panalangin ay nilalakipan ng pag-aayuno. Sa Matthew sa chapter 17, verse 21 ay ganito ang ating mababasa. Matthew 17:21. Datapwat, ang ganito'y hindi lumalabas kundi sa pamamagitan ng panalangin at ayuno. Sa pananalangin pala ay makikita natin na upang maging mas epektibo ang panalangin, ito po pala'y nilalakipan ng ayuno or sa English po ay fasting. Fasting ay abstain from all or some kinds of food or drink, especially as a religious observance. Sa Bible, mayroon pong major fasting. Ang nagsagawa po nito ay si Esther. Sa Esther chapter 4, verse 16, 3 days and 3 nights,
Pag sinabi pong major fasting, kung tawagin po ng marami yan ay complete fasting. Ano po yan? Walang tubig. O, napakahirap po niyan. 3 days nag-fasting si Esther ng walang tubig, walang pagkain, walang tubig. Napakahirap pong mabuhay na walang iniinom na tubig. Dahil sabi nga sa pag-aaral, 85% ng tao ang bumubuo sa kanya ay tubig. Kaya si Esther, nag-fasting siya ng tinatawag na major fasting, complete fasting. Meron naman pong tinatawag na partial fast. Ito naman ay sinagawa ni Daniel. Oh. Sa Daniel chapter 10, verse 2 to 3, si Daniel ay nag-ayuno ng 21 days, 3 weeks. Ang kanyang pag-aayuno ay partial, pero 21 days. Oh. Pag partial, umiinom po ito ng tubig. Sa banal na kasulatan, ang mga makapangyarihang gawa ng Diyos sa kanyang mga lingkod ay nagpapasimula sa ayuno. Halimbawa, si Moises ay 40 araw na nag-ayuno sa bundok ng Sinai, sa Exodus chapter 34, verse 28. Si Christ, nag-fasting din si Christ ng 40 days sa Matthew sa chapter 4, verse 2. At may record din sa aklat ng Acts. Itong 120, ito ang pinagmula ng iglesia. Sila ay 10 days nagfasting sa Acts chapter 1 verse 14. At alam natin ang nangyari, ang revival, ang makapangyarihang pagkilos ng Holy Spirit. Bakit nagkumilos na makapangyarihan ng Diyos? Sila ay nag-ayuno. At merong bantong pagdating sa pag-aayuno. Ito po ay si Ana. Ito po ay propetisa. Na mababasa po natin sa aklat ng Lucas sa kapitulo 2, ang talata ay 36 hanggang sa talatang 37. Ang ayuno nito ay ang salitang ginamit sa 37 at siya'y bao ng 84 na taon. Na hindi humihiwalay sa templo at sumasamba sa gabi at araw sa pamamagitan ng mga pag-ayuno at mga pagdaing. Ito pa lang si Ana, walang tigil na nananalangin, lagi siyang nasa templo. Ang salitang ginamit, hindi siya humihiwalay sa templo. Palagi siyang panalangin. Palaging ayuno. Kaya ang kanyang ginawa ay walang tigil na panalangin at pag-aayuno. Purihin ang pangalan ng Panginoon. So ang pag-aayuno, mga kapatid, ay practice ng mga taong nakaranas ng mabisang pagtugon ng Panginoon. Glory to God. Ganun din pala pagdating sa Diyos. Parang hinahanapan tayo ng sakripisyo. Purihin ang pangalan ng Panginoon. At ang isang ang sakripisyo na maaari nating maipakita sa Panginoon upang maging makapangyarihan ng ating panalangin ay ang pag-aayuno. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Habang mabigat, habang matindi ang labanan, ang pangangailangan, sinasamahan natin ang ating panalangin ng ayuno. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Panghuli. Ano ang nagpapalakas sa ating panalangin? Ang panghuli, yung palagi ang pagpupuri at pagpapasalamat sa Panginoon. Hindi po ba yan ang utos sa Pilipos, sa 4, ang talatay 6? Ganito pong sabi. At huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay, sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat, ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos.
Ano po ang utos sa atin ng Biblia? Bagamat hindi po natin maialis ang kabalisahan, normal sa tao ang mabalisa. Lalo po sa ating panahong kinalalagyan. Tayo po ay nasa tinatawag na pandemic dahil sa coronavirus. Alam natin ang daming nawawala ng pag-asa. Ang daming taong balisa. Kaya nga ang dami, nagtatalunan na lang sa building. Ang dami, pagpasok mo ng bahay, nagpatiwakal na. Bakit? Nawala ng pag-asa dahil sa tindi ng kabalisahan. Pero purihin ang pangalan ng Panginoon. Sa loob ng iglesia, hindi tayo nababalisa. Kung dumarating ang kabalisahan, ano utos ng salita ng Diyos? Huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay, sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat, ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Ang isang halimbawa na makikita natin ito ay si Abraham sa Roma, sa Kapitulo 4, sa talatang 13 hanggang 25. Alam natin ang kasaysayan ni Abraham. Si Abraham, nang pangakuan ng Panginoon na magiging ama ng maraming mga bansa, si Abraham po ay 99 years old. Isipin po natin, magiging ama siya ng maraming mga bansa, 99 years old, magwa-100 na. At hindi lang yun, meron siyang asawa. Sino asawa ni Abraham? Si Sarah. Na si Sarah naman ay baog. Kaya parang kung titignan, ang pangako ng Panginoon sa kanya, napaka-imposible. It's like raising a person from the dead. Parang imposibleng mangyari. Imposibleng paniwalaan. Pero alam nyo ba ang isang napakagandang katangian ni Abraham? Romans chapter 4 verse 20. Ano sabi? Ano ginawa ni Abraham? Kundi sa pagtingin niya sa pangako ng Diyos, ay hindi nag-alinlangan sa pamamagitan ng di pananampalataya, kundi lumakas ng lumakas sa pamamagitan ng pananampalataya na niluluwalhati ang Diyos. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Ano po ang pahayag ng banal na kasulatan? Pinakundanganan ba ni Abraham ang pag-aalinlangan? Hindi po. Ano ginawa ni Abraham? Lalong tumingin sa pangako ng Diyos. Alam nyo po, sa Diyos, walang talo. Pag sa Diyos tayo, lagi tumingin sa kanyang pangako. Ang Diyos kasi hindi sinungaling. Ang sabi ng Biblia, ang Diyos ay tapat sa kanyang pangako. Ano ginawa ni Abraham? Tumingin sa pangako ng Diyos. Hindi nag-alinlangan, manapay, nanampalataya siya. Hindi siya nanghina, kundi lumakas ng lumakas ang kanyang pananampalataya. Ano ginawa ni Abraham? Niluluwalhati ang Diyos. Kaya si Abraham pala, laging nagpupuri sa Diyos. Kaya pala yung pagpupuri, mahalaga. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Kaya pag dumarating ang pag-aalinlangan, ang dapat pala nating gawin, purihin ang Diyos. Laging magpuri. Tignan nyo si Abraham. Bakit siya lumakas? Imbis na panghinaan dahil parang napaka-imposible ng pangako ng Diyos. Pero bakit hindi siya nanghina sa pananampalataya? Ang sikreto ni Abraham, nagpuri ng nagpuri sa Diyos. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Sa banal na kasulatan, kapag ang mga anak ng Diyos ay nagpupuri, ang Diyos ay kasama nilang at kasama nila ang Diyos at ang Diyos ay gumagawang makapangyarihan. Alam nyo po, sa Lumang Tipan, sa 2 Kronika,
sa kabanatang 20 mula sa talatang 20 hanggang 37. Ang senaryo po dito ng ang bayan ng Diyos, ang Israel, ay maharap sa isang malaking digmaan. Nung sila ay maharap sa digmaang imposibleng sila'y manalo. Alam niyo po ang ginawa ng hari? Ano po ang ginawa ng hari? Bumuo siya ng choir. Itong choir, ito ay magpupuri ng magpupuri sa Panginoon. Tignan lang po natin. Sa verse 20 to 21, ganito po ang sabi. At sila'y nagsibangong maaga sa kinaumagahan at nagsilabas sa ilang ng Tekoa. At habang sila'y nagsisilabas, si Josaphat ay tumayo at nagsabi, "Dinggin ninyo ako, O Huda, at ninyong mga taga-Jerusalem. Sumampalataya kayo sa Panginoon ninyong Diyos, sa gayoy matatatag kayo. Sumampalataya kayo sa kanyang mga propeta, sa gayoy giginhawa kayo." At nang siya'y makakuhang payo sa bayan, kanyang inihalal sa kanila ang mga nagsisiawit sa Panginoon at nagsisipuri sa ganda ng kabanalan. At habang sila'y nagsisilabas, nagpapauna sa hukbo at nagsisipagsabi, "Mangagpasalamat kayo sa Panginoon sapagkat ang kanyang ay magpakailanman." Kita nyo? Ano ginawa ng hari? Bumuo ng choir. At habang sila ay papalapit sa digmaan, nangunguna sa hukbo, kumbaga, ang first line ng mga makikipagdigma, ang first line, mga kapatid, ay ang mga choir na walang tigil ng awit, walang tigil ng kapupuri sa Panginoon. At habang papalapit sila sa digmaan, gumawang makapangyarihan ng Diyos. Hindi na sila nakipaglaban. Alam natin ang kwento. Hindi na sila nakipaglaban. Ano ginawa ng Diyos? Yung kanilang mga kaaway, pinaglaban-laban, sila-sila nagpatayan. Ano ginagawa ng bayan ng Diyos? Hindi sila nakipaglaban. Ang Panginoon ang nakipaglaban sa kanila. Ano lang ang kanilang ginawa? Umawit ng pagpupuri sa Panginoon. Nagpuri lang sila ng nagpuri sa Panginoon. Hindi na sila nakipaglaban. Ang Panginoon ang nakipaglaban sa kanila. Ano nangyari? Yung kanilang mga kaaway, sila-sila ang nag-ispadahan. Sila-sila ang nagpatayan. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Kaya ang pagpupuri sa Diyos, makapangyarihang gawa. To God be the glory. Kaya ang panalangin matagumpay, sinasamahan ng pagpupuri sa Panginoon. Glory to God. Kaya, ano ang mga nagre-reinforce sa ating panalangin? Una, pagsisisi at pagpapatawad. Pangalawa, pag-aayuno. At pangatlo, pagpupuri sa Panginoon. Pagpapasalamat at pagpupuri sa Panginoon. Wala pa man ang iyong hinihingi. Thankful ka na. Mapagpasalamat ka na. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Ang mapagpasalamat kasi, ang Diyos ay nalulugod. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon.